Noong nakaraang taon ay pinag-aralan natin ang inyong mga module. Nasa description sa ibaba ang mga aralin na nilalaman ng inyong mga module. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang bahagi ng module na tayahin. Layunin nitong paunlarin pa ang inyong kaalaman sa pag-aaral ng inyong mga module. Umpisahan na natin. Para sa unang katanungan, ano ang tinutukoy ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa o rehiyon batay sa wika? A. Etniko. B. Etnisidad. C. Etnolinguistiko. At D. Katutubo. Kung ang iyong sagot ay A, B, at D, mali ang iyong mga kasagutan sapagkat ang mga salita ay tumutukoy sa pangkat ng tao sa lugar, subalit natatangi ang letter C sapagkat ito ay naaayon sa paggamit ng wika sa isang bansa o sa isang rehiyon. Kaya ang tamang kasagutan ay letter C. Etnolinguistiko. Para sa ikalawang katanungan, ano ang pangunahing batayan sa pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay? A. Etniko. B. Etnisidad. C. Lahi. At D. Relihiyon. Maaaring maiugnay ang mga salitang etniko, etnisidad at lahi sa katanungan. Subalit, ang pinakamalapit na kasagutan ay D. Relihiyon. Sapagkat ang relihiyon ang maaaring maging basihan ng pagkilos ng tao na magdidikta sa kanya sa mga dapat gawin higit sa lahat sa tama at mabuti sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Ikatlong katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi saklaw sa pag-aaral ng geografiyang pantao? A. Lahi. B. Relihiyon. C. Teknolohiya. At D. Wika. Piliin ang naiiba sa pamimilian. Kung ang iyong kasagutan ay letter C, teknolohiya, tama, sapagkat hindi ito saklaw na pag-aaral ng geografiyang pantao. Ikaapat na tanong, ano ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig at pangunahing paniniwala sa bansang India? A. Budismo. B. Hinduismo. C. Islam. At D. Shintoismo. Kung ang iyong kasagutan ay letter C, mali ang iyong kasagutan sapagkat ang letter C, Islam, ay hindi nagmula sa bansang India. Gayun din ang relihiyong Shintoismo. Ang natitira na lamang sa pamimilian ay letter A, Budismo, at B, Hinduismo. Pareho ang dalawang relihiyon na nagmula sa India. Subalit, ang pinakauna na siyang umunlad sa India ay ang relihiyong Hinduismo. Ikalimang katanungan, anong saklaw ng geografiyang pantao ang tinuturing na kaluluwa at nagbibigay ng pagkakakilanlan o identidad ng isang pangkat? A. Lahi. B. Pangkat etniko. C. Relihiyon. At D. Wika. Ang lahat ay maaaring magamit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng bawat pangkat ng tao. Subalit, ang tinuturing na kaluluwa ng kultura at ang pinakamabisang paraan ng pagkakakilanlan ay ang letter D. Wika. Pang-anim na tanong, alin sa mga pangunahing pamilya ng wika sa daigdig ang may pinakamaraming gumagamit? Ang tamang kasagutan ay letter C, Indo-European. Dumako naman tayo sa ikapitong katanungan. Tignan ang talahan na yan sa ibaba. Mapapansin ang listahan ng mga relihiyon at ang pahagdan ng mga taong naniniwala o nananampalataya rito. Ang tanong, ano ang iyong may hinuha sa mga datos sa talahan na yan? A. Mas maraming naniniwala sa Islam kaysa Kristyanismo. B. Kakaunti lamang ang yumayakap sa relihiyong Kristyanismo. C. Nangunguna ang Kristyanismo
sa pinakamaraming naniniwala. At letter D, halos magkatulad ang dami ng naniniwala sa Hinduismo at Budismo. Kung ang iyong sagot ay letter A, B, at D, mali ang iyong mga kasagutan sapagkat ang tamang sagot ay letter C. Nangunguna ang Kristyanismo sa may pinakamaraming naniniwala. Ito naman ay kawalong katanungan. Batay sa talahan na yan, ang non-religious group ay binubuo ng A. 7.10%, B. 11.44%, C. 11.67%, at D. 15%. Ang tamang kasagutan ay letter C. 11.67%. Ikasyam na katanungan. Anong reliyon ang may pinakamaraming tigasunod sa buong mundo? Kung pagbabasihan ang talahan na yan, ang tamang kasagutan ay letter D. Kristyanismo. Para sa ikasampung katanungan, alin sa mga sumusunod na konsepto ang tumutukoy sa pangkat ng tao na may iisang kultura o pinagmulan? A. Etniko, B. Lahi, C. Paniniwala, at D. Wika. Maaaring maiugnay ang salitang lahi, paniniwala, at wika sapagkat tumutukoy rin ito sa pangkat ng tao. Subalit, batay sa katanungan, ito ay tumutukoy sa pangkat ng tao na may iisang kultura o pinagmulan. Kaya ang tamang kasagutan ay letter A, etniko. Ikalabing isang katanungan, anong saklaw ng heograpiyang pantao ang tumutukoy sa kalipunan ng paniniwala at ritual ng isang pangkat? A. Etniko, B. Lahi, C. Relihiyon, at D. Wika. Upang malaman ang tamang sagot, gamitin natin ang mga salitang paniniwala at ritual. Ang tamang kasagutan ay letter D. Relihiyon, sapagkat ang mga salitang paniniwala at ritual ay maiugnay dito. Para sa panlabindalawang katanungan, ang mga miyembro ng pangkat etniko ay pinag-uugnay ng mga sumusunod maliban sa A. Klima, B. Pinagmulan, C. Relihiyon, D. Wika. Kapuna po na sa mga pamimilian ang naiiba. At ito ay A. Kaya ang tamang kasagutan ay A. Klima, sapagkat ito ang naiiba sa pamimilian. Narito naman ang panglabing tatlong katanungan. Anong relihiyon ang sinasamba ng mga Arabo? A. Budismo, B. Hinduismo, C. Islam, D. Judaismo. Tignan natin ang Budismo. Ang Budismo ay nagmula sa bansang India. Ito ay relihiyon ng mga Budista. Samantalang ang Hinduismo ay relihiyon ng mga Hinduista. Ang letter D naman na Judaismo ay relihiyon ng mga Hudyo. Kaya ang tamang kasagutan ay letter C, Islam, ang relihiyon ng mga Muslim at ang mga Arabo. Para sa panglabing apat na katanungan, alin sa mga pangunahing relihiyon sa mundo ang may pinakamaliit na bilang ng mga tigasunod? A. Budismo, B. Hinduismo, C. Islam, at D. Kristyanismo. Kung ang pagbabasihan ay ang talahan na yan, ang tamang kasagutan ay letter A. Budismo. Ito ang panghuling katanungan. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng wika sa tao? A. Ito ay susi ng pagkakaintindihan. B. Sisikat ang tao kung marami ang wika. C. Dapat pag-aralan ng lahat ng tao ang lahat ng wika. At D. Yayaman ang tao pag may maraming alam na wika. Kung ang iyong sagot ay letter A, tama ang iyong kasagutan.
ang wika, ang susi sa pagkakaintindihan. Sipi ng tayahin na ating pinag-aralan ngayon ay mula sa kagawaran ng edukasyon. Hanggang sa muli!